nang sinalubong na ni Renz at Daniel ang mga alagad ni Azazel. Palihim namang umatake si Beelzebub. Kahit na tripling pananggalang pa ang inilapat ni Renz, nakuha pa rin makalusot ni Beelzebub kasama ang mga alagad niyang langaw. Nagkagulo naman agad ang mga tao ron dahil sa bigla ang paglitaw ng mga ito. Agad itong naglabas-masok sa bawat butas ng katawan ng mga tao. Na ilang sandali pa ay lulusawi na parang isinalang lamang sa apoy. Habang nagkakagulo, pasimple namang dumiretso si Beelzebub sa kwartong kinalalagyan ni na Jason at Lando, na pareho pa rin walang malay at hindi pa rin naghihilom ang kanilang mga sugat. Kinaladkad palabas na parang mga hayop ang mga ito at pasipol-sipol pa ang nilalang na ito habang inaapakan ang mga taong nakahandusay na lamang sa lupa. Samantalang natigil na lamang bigla ang sagupaan sa pagitan ni na Daniel, Renz at ng mga kampon ni Azazel nang umihip ang napakalakas na hangin at bagyang nilipad ang dalawa. Eksaktong layo na magbibigay espasyo sa magkabilang panig. Hindi pa nakabangon si Renz ay nabuwal na ang bundok sa unahan at nagsipaglabasan ng iba't ibang kampo ng kadiliman na pinangungunahan ng kani-kanilang mga pinuno. Partikular na ang mga prinsipe ng impyerno. Napatanga saglit si na Daniel at Renz sa dami ng kabilang panig. Ilang taon na rin ang dumipas noong pinaghandaan ng kampo ng impyerno ang araw na to. Mahinang sambit ni Renz habang pinasadahan ng tingin ang makapal at mahabang pila ng kalaban. Ito ang araw na itinakda. Usal naman ni Daniel at napahigpit ang kapit sa espadang hawak. Ilang sandali pa, tumigas pareho ang mga mukha ng dalawa nang makitang walang kabuhay-buhay na nakabitay sina Lando at Jason sa matayog na punong tanging natira matapos mawasak ang ibang bahagi nito. Mas lalong lumalim ang paghugot ng hininga ni Renz nang masipat si Beelzebub na nakangising nakasandal sa katawan ng puno. Ilang sandali pa, nabaling ang pansin ng lahat nang dumagundong ang tunog ng mga trumpeta at dahan-dahang bumukas ang kalangitan. Napangiti naman ang maaliwalas na mukha ni Daniel habang nakatingala rito. Si Renz naman ay hindi makapaniwalang muli niyang masisilayan ang parada ng mga anghel, kung saan ay kabilang rin siya roon. Tila humina ang takbo ng oras. Tila bumagal ang pagtakbo ng oras habang dahan-dahan namang pumanaog sa lupa ang parada ng mga anghel na pinangungunahan ni Anghel Gabriel at Anghel Miguel. Pagkatapos ay parehong tumangukin na Renz at Daniel na nakatayo na sa kanilang harapan. Ito ang araw ng katapusan at ang araw din ng panimula. Buburahin ng kasamaan at muling lalaganap ang kabutihan. Sambit ni Anghel Gabriel sa boses na itong malumanay. Inihanda na rin ni Anghel Miguel ang hukbong pandigma na nagmumula sa langit. Samantala, naglalaro na naman ang isipan ng tusong si Samael.
pinagtatawanan ang hukbo ng kabilang panig. Kung bilang ng mga kawal ang pagbabasehan, higit na mas lamang ang kanyang hukbo. At kung armas din ang pag-uusapan, kampante si Samael dahil hindi lang isang armas ang hawak ng kanyang mga tauhan. Kumpara sa kabila, napawang espada lamang. Tumayo si Samael mula sa pagkakaupo sa nagliliyab niyang trono at lumakad sa unahan ng kasama niyang mga prinsipe ng impyerno. Nag-unat-unat pa ito at naghikab pa na parabang nayayamot na. Sumipol-sipol pa ito at tiningnan isa-isa ang panig ni Narens at saka bumulong. Alam, pinagbago. Mamahihinang nila lang. Mula sa pagkakatitig kina Anghel Miguel at Anghel Gabriel, ibinaling na rin ang pansin sa harapan at sinalubong ang nanlilisik na mga tingin ni Samael. Maging mga kapatid na itong mga prinsipe ay gustong gusto na niyang durugin. Nang mapansin ni Daniel ang ipinapahiwatig ng tingin ni Rince, ay sinabihan niya ito. Huwag kang mag-alala, sapagkat walang dugong dadanak sa labanang ito. Buburahin ng Diyos Ama ang kasamaan sa malinis na paraan. Lulusawin nang hindi namamalayan. Sinulyapan lamang na rin ang katabing si Daniel. Nagsalubong naman ang kanyang mga kilay dahil hindi nito lubos na uunawaan ang binanggit ni Daniel. Ngunit pinili na lamang nitong huwag na lamang guluhin ang isipan. Kakaisip sa maaaring ibig sabihin ng sinabi ni Daniel. Lumipas nang lumipas ang oras at wala pa rin nangyayaring labanan. At hindi man lamang ito nasisimulan pa. Wala ni isang gumalaw mula sa pangkat na mula kina Anghel Gabriel. At iyon ang ipinagtataka ng husto ni Rince. Panay na rin ang sulyap niya kay Daniel. Ngunit nakatayo lamang ito sa kanyang tabi, habang diretso ang tingin sa harapan. Gayon din ang hukbo ng anghel sa kanilang likuran. Nababahala na rin siya sa sitwasyon ng dalawang kaibigan na kasalukuyan pa rin nakabitay na sina Lando at Jason, at parehong walang malay. Nang lumipas pa ang isang oras at wala pa rin nangyayari, kinalabit na siya ni Daniel. Magtititigan na lang ba tayo? Tanong ni Rince. Dahan-dahan namang humarap sa kanya si Daniel. Matapos ay ngumiti ito at saka nagsalita. Hindi. Matapos magsalita ni Daniel, muling tumunog ang trumpeta at sa sandaling yun, nabungkal ang lupang kinatatayuan ng kabilang panig at naging isa itong malaki at malalim na balon na lumamon sa hukbo ni Samael. Maging ang mga prinsipe ng impyerno at maging si Samael mismo ay nagtataka sa pangyayari. Subalit maging ito, ay wala nang nagawa ng lumitaw ang nakabubulag na liwanag mula sa kalangitan at tumunaw sa kanya at sa kanyang kampon. Umalingaw-ngaw ang kanilang daing, ang daing ng impyernong lumukob sa buong daigdig, at maya-maya pa'y pumaibabaw na ang paghiyaw ni Samael. Hindi! Hindi niyo ako matatalo sa gandang paraan!
Hindi na nito matapos-tapos pang nais sabihin nang tuluyan na itong matunaw mula sa napakaliwanag na ilaw na nagmumula sa puwersa ng kabutihan. Napakurap-kurap na lamang si Renz habang sinasaksihan ang paunti-unting pagkasira ng kaharian ni Samael. Hindi niya akalaing sa ganoon paraan mabubura ito sa mundo.